Hello guys! Welcome back to my channel. It's me again, Christina. At kung ikaw ay bago pa lamang dito sa channel ko, mag-subscribe ka na at i-click mo yung tiny bell para maging updated sa aking mga video. Ngayon guys, may panibago na naman akong i-share sa inyo na pampaswerte. Kayo ba guys ay may mga utang na gusto nang mabayaran at wala namang kayong kakayanan na mabayaran ito agad-agad? So itong ituturo ko sa inyo ay magandang pang-akit ng biglaang pera. Ito ay isang pamamaraan katulad nung tinuro ko sa inyo na may patani. Marami ang nag-message sa atin na hirap daw makahanap ng pulang patani. So ito ay pamalit dyan. Kung wala kayong makuha na pulang patani, ito na lang ritual na to ang inyong gawin. Dahil parehas lang din naman ito doon sa nauna kong itinuro sa inyo. Maganda din ito na pang-akit ng pera para makabayad din kayo ng inyong mga pagkakautang. So disclaimer muna tayo, dun sa mga taong hindi naniniwala sa mga pampaswerte, sa mga pamahiin na tulad nito, i-skip mo na lang ang video na to at humanap ka ng video na gusto mo. So ngayon guys, ang kailangan lang natin dito sa ritual na gagawin natin para tayo ay makabayad sa ating mga utang na matagal na nating hindi nababayaran. Pero tandaan nyo, kapag gagawa kayo ng mga ganitong ritual, kailangan samahan nyo ng sipag at tiyaga. Siyempre, kailangan samahan nyo din ng pagdadasal para kayo ay tulungan niya, bigyan kayo ng kakayanan na makabayad ng pagkakautang. Hindi man bigla ang pera ang dumating sa inyo, sa ibang pamamaraan, tutulungan niya kayo. Kailangan ay may paniniwala kayo, wala kayong agam-agam na hindi ito totoo, hindi ito ganyan-ganyan. Wala kayo dapat na ganong mga iniisip. Kailangan ay maniwala kayo dun sa ginagawa nyo na matutulungan kayo nun at tulungan nyo din ang sarili nyo. Kailangan lang natin dito ay pulang panyo o tela. Pero mas maganda guys kung panyo ang gagamitin nyo. Mas maganda kung plain na pula ang gagamitin nyo. Pulang panyo. At kailangan din natin dito ng tatlong bulaklak na kulay pula. Kung maliit ay tatlo. Kung malaki naman siya, na halimbawa ganito kalaki yung bulaklak na makuha nyo, rose guys ha, rose ang gagamitin natin. Kasi mas maganda yung rose na bulaklak. Mas marami siyang petals kasi yung petals na yon ang magbibigay din sa inyo ng swerte. So maganda yung rose ang gagamitin nyo. Yung ganito kalaki, isa lang nun. Kung maliliit, na tulad ng ganito kaliliit, ay maganda kung tatlo ang gagamitin nyo. Kulay red siya. Tapos, lagyan nyo din ng 21 peraso na bigas. 21 na butil ng bigas na kailangan ay buo, walang crack. Kailangan ay buo yung bigas na gagamitin nyo. 21 peraso, pagsasamahin nyo siya dun sa pulang panyo o tela, kailangan plain na pula ang gagamitin nyo. Tapos, lagyan nyo siya ng maliit na bulak. Maliit lang na bulak dahil yung bulak ay para gumaan yung daloy ng inyong swerte. At guys, maglagay din kayo ng tatlong piraso na dahon ng laurel. Alam naman natin guys na ang dahon ng laurel ay talagang napakaganda mag-akit ng swerte. So, maglagay kayo niyan, tatlong pirasong dahon ng laurel at lagyan nyo pa rin siya ng cinnamon stick. Lagyan nyo siya ng cinnamon stick kasi maganda siyang pang-akit ng pera. Tatlong piraso ng cinnamon stick ang kailangan natin dito. Kailangan din natin ng puting papel na plain. Kailangan natin dito yung plain na papel. Dun sa papel na yon ay isusulat mo ang buong pangalan ng mga inutangan mo at yung presyo ng mga utang mo sa kanila. Halimbawa, 10 yung inutangan mo. Isusulat mo ang pangalan nilang 10 doon, tapos sa kalapit nun, susulat mo naman doon yung presyo ng pagkakautang mo sa kanila. Maganda guys kung pasobrahan mo na kasi para meron ka namang matira para sa sarili mo, pang gastos nyo ng pamilya mo. Naisulat nyo na lahat doon yung pangalan at yung presyo ng utang nyo ay mag-signature kayo doon sa baba. Isulat nyo yung signature nyo doon sa baba. At kapag naman nakompleto na o nakabayad na kayo, isa o dalawa doon sa inyong nilista, burahin nyo na lang siya doon sa listahan nyo.
huwag na ninyong palitan yung listahan nyo hanggat hindi pa ninyo nababayaran lahat yung pagkakautang nyo. So, ganito guys. Kapag yung 10 ay sikip naman dun sa listahan na ginawa mo, magdagdag ka na lang ng isa pang listahan. Pero mas maganda guys kung pagkakasyahin mo na siya dun sa isang papel. At huwag kayong uutang ng Tuesday o Friday kasi hindi kayo makakabayad ng pagkakautang nyo. Kailangan ay hindi ganong araw kayo uutang. So guys, kapag nakompleto nyo na ang lahat ng ito, ang lahat ng kailangan ninyo dito sa ritual na to, ay isabit nyo siya sa inyong front door. Maganda siyang isabit sa inyong front door para makahatak ng swerte at pera na pambayad mo dito sa utang na iyong mga babayaran. Yung matatagal ng utang, maganda itong gawin nyo para kayo ay makaaho naman dyan sa mga utang nyo na sobrang tatagal na. Mahan nyo ng sipag at tiyaga at pagdadasal ang mga ginagawa nyo. Dahil ibibigay niya sa ibang pamamaraan yung swerte na hinihintay mo. Halimbawa, ma-promote ka sa trabaho mo. Kung may trabaho ka, kung wala kang trabaho, magkakatrabaho ka para makabayad ka ng utang. Ganun yun guys. Sa ibang pamamaraan niya, ipapadaan yung swerte. Pag gagawa pala kayo ng ritual na to, huwag nyong hihintayin. Dahil kapag hinintay nyo, tatagal lang siyang ibigay sa inyo or hindi pa siya maiibigay agad-agad sa inyo. Kaya mas maganda kung gagawa kayo nito, tapos na isabit nyo na doon, huwag nyo na siyang papansinin. Parang baliwala na sa inyo. Parang wala kayong ginawang gano'n na ritual. Ganun guys ang gawin nyo. Huwag nyong hihintayin yung swerte dahil yan ay ibibigay sa inyo nang hindi nyo namamalayan. Kaya huwag nyo siyang hihintayin. Kapag naman natapos na ang lahat ng pagkakautang nyo, nabayaran nyo na lahat yung inyong utang, ay tanggalin nyo yung papel na listahan nyo. Kumuha kayo ng panibagong papel na plain white din at isulat nyo doon lahat ng kahilingan nyo. Halimbawa gusto nyo ng bahay, gusto nyo ng sariling bahay, gusto nyo ng sariling kotse, gusto nyo ng sasakyan, gusto nyo kung anong wish nyo na gustong mangyari sa buhay nyo, ay isulat nyo doon at isama nyo doon sa lalagyan na yon at hayaan nyo lang siya na nakasabit sa inyong front door. Dumating man siya agad o hindi pa siya dumating, wala nang alisan yun doon. Hindi na siya papalitan, hindi na siya tatanggalin kapag wala na yung mga utang nyo. Halimbawa nga, ubos nyo ng bayaran o tapos nyo ng bayaran yung lahat ng utang nyo, ay wish nyo naman ang ipapalit nyo doon. Tandaan nyo, kapag nakatapos na kayo sa mga utang-utang nyo, huwag na kayong uutang ng Tuesday o kaya Friday kasi talagang mababaon lang kayo sa pagkakautang nyo. So, yun lang guys. Thank you for watching at sana may natutunan na naman kayo dito sa video ko. Bye!